Bodega! Welcome to Talk to Mama Rosmar! At sisimulan natin ang segment na Talk to Mama Rosmar sa pamamagitan ng unang kwento. Ang unang kwento ng pag-ibig ni Ralph. Di niya tunay na pangalan. It's been a years na, ma'am, mula nang maghiwalay kami ng taong minahal ko ng sobra. At paikliin na lang natin ang kanyang pangalan, Judy. Pero sa totoo lang, wala naman kaming official breakup eh. Dahil iniwasan ko na lang din siya after that happened. Paano ko ba ito sisimulan? Okay, start na ako. Fiesta kasi dito nun sa amin. At may parada sa ilog na nagaganap. At dahil na rin sa mga pinsan ko, nakilala ko siya. Akala ko seryoso siya sa akin, pero dumating yung araw na nagkayayaan kami magbubarkada, na mag-inuman. Then I decided na isama ko siya. At nung araw na yun, mansaritin namin, August 28, 2016. Matagal na rin yun, ma'am, ha? Pero aaminin ko, until now, may feelings pa rin ako sa kanya. Kahit na may pamilya at anak na siya. Okay, to continue, August 28 nang inuman kami magbubarkada. Pero ayaw ko nga hanggat maaari, pero napilit na rin nila kami ni Judy. Nung makalipas ang ilang oras, medyo may tama na siguro siya. At nagtataka ako, bakit hindi niya mabitawan ang phone niya? Pero lumipas na naman ang ilang minuto at nag-CR siya. Pero naiwan niya ang phone niya sa table na bukas, pati ang kanyang messenger. At ako naman, pinipigilan kong magpakialaman. Ang phone hanggat maaari, pero may parang nagtutulak sa akin na pakialaman ko to. Then ayun, pinakialaman ko nga. Doon ay nabasa ko at nasaktan ako ng sobra-sobra sa nabasa ko. Akala ko kasi mahal niya talaga ako. Pero sa mga nabasa ko, ewan ba? Sobrang nasaktan ako. Yung mga oras na yung nabasa ko yun, hindi lang isa, dalawa, o tatlo. Yun, ang kapalitan niya ng I love you. After noon, wala na akong kibo. Hanggang sa kinabukasan, ako na lang ang nakipaghiwalay. Either gagawa ako ng pangit para iwan niya ako kasi hindi ko na siya gusto. Sa relasyon kasi ayaw ko talagang makipaghiwalay. Kaya kadalasan, gumagawa ako ng hindi niya gusto nang siya na mismo ang mag-iwan sa akin. Ganun ang ugali ko. Pero sa kanya, sobrang nasaktan ako. Hingang malalim bago ang ating advice. Minsan talaga, gumagawa si Lord ng sign or mga bagay para tayo na mismo ang tumuklas sa dapat nating malaman. Kung minsan, di ba, unexpected na maiwan niyang open ang phone at ang messenger niya. Pero, iba yung instinct natin, lalo na mga babae. Ibang instinct natin once na nararamdaman natin na may dapat tayong malaman. Ang hirap din kasi makakilala ng bagong tao sa ating buhay. Na kung saan magsisimula na naman tayo mag-hi, hello, na darating din naman sa goodbye. Ang hirap nung kikilalanin mo siya kung anong klaseng tao siya, pamilya niya, at mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat naman ng tao, nagsisimula tayo sa umpisa. Nagsisimula tayo ang kilalanin ng isa't isa na kung saan nakakaramdam tayo ng napakaraming spark na parang kinikiliti tayo every time nakasama natin sila. 1, 2, or 3, hindi na tama yun. Kasi sabi nga, di ba, 1 is enough, 2 is too much, and 3 is a poison that kill other person. Bakit nga ba hindi pwede na ang mahal mo, mahal ka rin, seryoso ka sa kanya, seryoso rin siya sa'yo, pinapahalagan mo, pinapahalagan ka rin, bakit ba hindi na lang pwedeng ganun, di ba? Kung minsan darating sa buhay natin ang napakalaki at napakaraming tukso, pero depende na lang sa atin kung haya natin mahulog tayo sa patibong. Wala naman maidudulot ang pangangaliwa. Walang maidudulot itong maganda dahil sisirain nila onti-onti ang buhay natin. Sisirain yan ang history ng pagiging loyal natin sa taong mahal natin. Kaya kung ako sa inyo, never try it. Dahil wala itong matutulong na mabuti.
Gusto mo ba na araw-araw kang kinukonsensya ng sarili mong isip, sarili mong puso, dahil hindi mo matanggap ang mga nagawa mong bagay? At sa kwento ni Ralph, nakita niya na merong ka-I love you at si Judy, isa, dalawa o tatlo o higit pa. Ang sakit nun, no? Na seryoso tayo sa taong mahal natin, pero hindi sila seryoso sa atin. Na ginagawa lang nilang laro ang pakikipagrelasyon sa taong seryoso. Sa taong kayang ibigay sa'yo ang lahat ng buong buo. Aanin mo ang maraming ka-I love you-han kung ang isang tunay na pagmamahal lang naman ay sapat na. Ang tunay na pagmamahal na paparamdam sa'yo na lagi siyang nandyan sa tabi mo. Na lagi siyang andyan kapag kailangan mo ng kausap, karamay, at balikat na masasandalan. Tama lang naman ang ginawa ni Ralph. Kasi kung ako rin yun, kung bago pa ang relasyon, dapat nga nandyan pa yung kilig eh. Nandyan yung spark, nandyan yung sweetness overload na parang hindi na kayo mapaghihiwalay sa piling ng isa't isa. Pero ang hirap naman, di ba, na malaman mo na hindi lang naman pala ikaw ang nagpapakilig sa kanya. Marami pala kayo. Tama lang ang ginawa ni Ralph na kaysa gumawa siya ng eskandalo o alisan niya ng pagiging respeto niyang tao, si Judy, mas pinili niya lang niyang manahimik umiwas at magpakalayo-layo. Kasi paano mo naman pagpapatuloy ang relasyon na sa umpisa pa lang ay panloloko na ang dulot? Alam niyo guys, may mga tao kasi na sobrang hirap magtiwala. At once na magtiwala na ulit sila sa isa pang tao, isa pang lalaki o isa pang babae, once na maloko na naman sila, alam niyo yung feeling na parang ayaw niyo na lang ulit ma-in-love. Ayaw niyo na lang ulit magmahal. Na parang tama na siguro, gano'n. Sabi nga sa kanta, sana dalawa ang puso ko. Imagine guys, dalawa yung heart mo, isa dito, na magkaiba ang laman nito. Paano ka ba magmamahal ng dalawa? Paano mo mamahalin ang dalawang tao na hindi mo naman kadugo? Na magkatimbang, pantay silang dalawa. May isang masasaktan syempre dahil merong isang mas aangat at aangat dito. Naniniwala ako sa kasabihan na pwedeng magmahal ng dalawa. Pero hindi to tama, di ba? Pero once na may mahal kang dalawa, alam at alam natin sa ating sarili, sa ating puso, sa ating isipan, na merong isang mas makakaangat dito. At ang isa, mabibigyan mo ito ng mas mababang pagmamahal, oras at atensyon. Gusto nyo ba na may isang nagsasuffer? Gusto nyo ba na yung taong mas mababa ang inyong pagmamahal pero mahal nyo rin ay bibigyan nyo ng mas maliit na effort na kung saan mararamdaman niya na hindi pa ba siya sapat? Kulang pa ba? At ano ang mangyayari sa pagmamahal mo sa mas mataas na taong ito na siya ang pinili mo, siya ang mas mahal mo? Anong mangyayari? Tingin mo ba? Pag nalaman niya ang mga bagay-bagay, ay matutuwa siya. Sabihin na natin, oo, mahal mo siya. Pero kung malalaman niya na dalawa kayo, tingin mo ba? Kaya mo pang patunayan sa kanya ang pagmamahal mo? Sabi nga, di ba? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya lolokohin. Pero kung dumating ang time na magkamali ka once, lahat naman ng tao hindi perfecto. Lahat ng tao pwedeng magbago. Sabi nga, once is enough, two is too much, and three is a poison that kill other person. Oo, walang taong perfecto. Walang taong perfecto at lahat ng tao pwedeng magbago. Kaya, okay lang naman na nagkamali tayo minsan, pero huwag natin uulitin. Once na pinatawad na tayo ng taong mahal natin, it's a big pleasure. Napakalaking bagay nito, kaya huwag natin sasayangin at huwag natin uulitin ang mga kapalpakan natin sa buhay. Dahil di natin sure kung habang buhay ba tayong kayang patawarin ng taong mahal natin. Ang tao na papagod din. Sabi nga, diba, don't settle for less, kasi lahat tayo, lalo na ang mga babae, ay dapat ito rin na prinsesa. Dapat lahat tayo makaramdam na tayo lang, na hindi
tayo magkakaroon ng bagay na dapat natin pagselosan, di ba? Kasi kung mahal tayo ng isang tao, hindi tayo bibigyan ng rason para magselos, para mag-stalk sa ibang account, o mag-isip ng mga negative na bagay. Kung tunay tayong mahal, bibigyan tayo ng napakaraming rason para maging kampante. Kampante sa relasyon na kayong dalawang bumubuo. Gusto nyo ba na nakakasakit tayo ng tao? Di ba ang hirap na habang nagpapakasaya tayo sa piling ng iba ay may taong nasasaktan? Dapat mas piliin natin ang tama. Mas piliin natin na hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Kaya Ralph, tama lang ang ginawa mo. Tama lang na mas piliin mong mahalin ang sarili mo kaysa hayaan ang ibang tao sa kanilang panluloko. Dahil lahat tayo deserve ang taong mamahalin tayo ng buong buo. Hayaan mo, Ralph, darating din ang isang tao na ipaparamdam sa'yo na siya ay seryoso, mahal ka, at totoong totoo. Ang tao na hindi ka sasaktan at walang number two. Sabi nga sa libro ni Jelay Andres, never be number two. Wait, there's more. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, magpadala lang kayo ng inyong liham or kwento sa ating Facebook page na Rosemar, R-O-S-M-A-R, o sa aking main account na Rosemary Peña Moratan. Or pwede nyo rin i-text sa aking business number na 0977-187-2084. At para lang sa gayon, ma-feature din ang inyong kwento. At ang pinakamaraming views or pinakamaraming react na video ng kwento ng ating Talk to Mama Rosmar or Talk to Madam Rosmar ay mananalo ng limpak-limpak na papremyo. Yun, i-announce ko sa second vlog ko kung ano ang mapapanalunan ng mga sender ng mga heartwarming stories. At sana nag-enjoy kayo sa ating kwento. Patuloy lang ang pagsisend ng mga kwentong kaantig-antig at kapupulutan ng aral. Muli, nagpapaalam si Madam Rosmar. Andito kayo ngayon guys sa Talk to Mama Rosmar at love ko kayong lahat.